guys! Update tayo sa Descendants of the Sun. So, okay na ngayon si Diego. Anytime pwede na siyang lumabas ng hospital sa tulong na nila ng mga team medical at lalo na si Moira. So, may kilig din tong dalawang to kasi nga, yan. Tapos, ngayon si Maxine, gusto niyang bumalik doon sa sitio kasi nga, para mag-demo sa mga bata ng proper hygiene. Kaso, pinagbawalan siya ng mga ka-team niya na medical na huwag nang bumalik doon kasi nga pagkatapos yung mangyari yung ambush. Kaso, gusto talaga doon pumunta ni Maxine kasi nga sa mga bata, sa mga tao doon. So, ngayon, dumating naman ito si Captain Lucas na huwag kayong mag-alala at kasama naman niya si Maxine doon sa samahan niya. Nung dumating lang siya doon sa barangay, pagkatapos sila mag-demo is, ngayon, kasi hindi naman si Maxine makaintindi ng Bisaya, si Lucas is marunong. So, nakapaghalata yung isang bata na may gusto nga doon si si Lucas kay Doc. So, yun nga, sinabi ng mga bata para magkatotoo yung maging sila, pupunta doon sa lab 3 para iguhit yung dalawa nilang literal ang pangalan nila. So, doon pumunta na nga sila doon para maguhit ng pangalan kasi totoo nga daw yun. So, maya-maya dumating ito si Maxine at yung mga bata nagtutoksohan na magkikis nga daw yung dalawa. So, yun na nga. Hindi yun natutuloy kasi nga, syempre, di ba, sa mga harap ng mga bata. So, hindi yun natuloy. So, maya-maya, pagkatapos nila doon, is pumunta sila doon sa internet cafe, pa doon sa kaibigan nila na si Daniel, kumain sila doon dalawa, nagdi-date itong dalawa. Tapos, maya-maya lang din, is napansin ni Lucas na andoon yung dati niyang kabady. So, alam na yun sa mga mata lang ni Lucas, alam na yun ni Daniel na may something, kaya nagpaalam ito si Lucas na may gagawin lang at siya nang bahala doon kay Maxine. So, yun. Sabi na ni Daniel na mas maigi siguro, Doc, na mauna ka na lang umuwi at susunod na lang si Lucas. So, sabi naman ni Maxine, bakit? Wala naman emergency. Bakit siya biglang umalis? Something bla bla bla. So, pinapaliwanag ito ni Anin Daniel na wag mo alalahanin si Lucas kasi matagal na po siya sa serbisyo ng pagkamilitary. Kaya yun, wala nang nagawa si Maxine kung hindi umuwi na nga siya. So habang nagmamaniho ito si Maxine is wala siya sa focus ng ano kasing iniisip niya kung ano-ano lang about kay Lucas. So ayun, nabangga nga siya at napadpad siya doon sa nahagip siya, napunta siya doon sa bangin. At yun, nasa panganib ang buhay ni Maxine kasi anytime pwede siyang bubulusok doon sa bangin at pupunta sa dagat at hindi talaga siya makaligtas doon. Diba? Kasi ang taas ng bangin. So tinawagan niya ito si Lucas para iligtas siya at yun naman si Lucas is kausap niya yung mga ano-ano ni Greg. Kasi si Greg kasi matagal na yung kabady yun ni Lucas. Kaso nung pagkatapos ng isang inkwentro na pangyayari yun is umalis na sa serbisyo ito si Greg at wala na siyang balita. So yung pala is may trabaho ito si si Greg na mga illegal. Kabilang na doon yung parang humihingi siya ng mga tong sa mga maliliit na negosyo. So hindi yun na gawa niya kasi nga napigilan ni Lucas kasi nandoon si Lucas. So ayun, nang tumawag ni si Maxine kay Lucas, so dali-dali naman ni Lucas hinahanap yung location niya kung nasaan na siya. So ito si Maxine naman isa takot, sino ba naman hindi matakot at inandyan ka sa biktim ng kamatayan, diba? So yun, nag-record siya ng sa cellphone niya doon sa mga kung ano-ano mga pinanghabilin niya. So maya-maya dumating na nga si Lucas para iligtas si Doc Maxine at sabay nga nung binulusok yung sasakyan kasama doon sila dalawa. Tapos nakaligtas naman sila dalawa kasama lang si Maxine is nawala ng malay at ito ay siguro ay na ano nga sa pagkalunod, sa nervous na din. So kailangan ni Lucas i-im to im si Maxine para nga ito ay makahinga. So yun na nga, nung matapos niya i-mouth to mouth si Maxine is nagsusungit naman ito si Doc kasi nga kumakabog ng bongga yung dibdib niya kasi nga, di ba, nag-mouth to mouth sila para naman din siya iligtas. So pagkatapos noon, kinausap ni Tani Lucas yung mga team niya na nakita nga sila ni Greg uli. So yun, sinabi ni Diego na siya yung dati mong kabady. In short, kabady yung parang sila ni Diego na close talaga yun sila. Parang mas kapatid pa yung tinuringan nila. Pero sabi ni Lucas, medyo may something siya ngayon na nakikita kay Greg.
na hindi niya nakikita dati. Medyo iba na nga kasi si Greg is illegal yung mga transaksyon niya, di ba? So yun, sabi ni Jago na baka isa siya sa nagpapahirap kay General Manalo, na yun yung tatay ni Lucas. Sabi naman ni Lucas, kung isa man siya na nagpapahirap sa tatay niya, hindi niya ito mapapatawad. So ito pala si Greg at saka si Rodel, na yun yung kapatid ni Maxine, is magkasangga yan sila. So nung pumunta doon si ano, yung kasi yung asawa ni Rodel is mga anak na ginampanan ni Rich Asuncion, idinala sa ospital ng bata kasi nga mga yung sumasakit yung tiyan. Tapos itong mga military, minamanmanan na kasi yun si Rodel kasi nga, di ba? Siya yung utak na kikidnapin dapat si Mr. Payad. So pumunta sila doon ng mga team ni Lucas na para iano nga siya kasi, di ba? Mga illegal kasi yun sila ng mga tao, mga masama, kumbaga para sila mga rebelde na mga kung ano, di ba? So pumunta sila doon. So makulong, makorner na sana yun si Rodel, kaso andoon si Greg kasi nga magkaanuhan ngayon sila, body-body pala yan sila. So ayun, nailigtas nga niya si Rodel. Kaya yun, ito naman mga tauhan ni Greg kasi may mga tauhan siya. Inaambush yung hideout nila doon. Ginigira nila doon. Kaya isa sa mga tauhan ni Lucas is natamaan. Pero naman yung mga tao naman ni Greg is ayun din, natamaan din, napuruhan naman din sila, no? Kasi nga mga illegal yung trabaho nila, na pareha sila mga illegal. Ang hindi lang nila buong akala na yung pala si Rodel at saka si Maxine is magkapatid, at yung babae na si Rich Asuncion is yun yung parang hipag na ni Maxine. So dinala nga doon sa ospital, no? Nakabalik na rin sila ni, tumawag si Lucas doon sa colonel niya na na-ambush nga sila. So yun, pinapabalik nga sila sa kampo. At pumunta nga doon si Lucas sa ospital, na tamang-tama naman din is si Buntis is kausap niya yung asawa niya. Tapos abong akala niya na hindi siya maintindihan ng kasi Bisaya, di ba? Naintindihan niya ni Lucas, at natandaan ni Lucas na yung mga conversation nila doon ni Rodel, na yung asawa niya hinahanap, na buntis, is siya yung babae na yon. So aabangan natin guys tomorrow night, kasi mas exciting kasi kikidnapin si Doc Maxine at saka isa sa mga tauhan ni Lucas, no? Tingnan natin kung paano iligtas ng mga team ni Lucas si Maxine, kasi kikidnapin sila bukas. At dyan na mag-umpisa yung mas napaka-exciting na episode, guys. So that's it for tonight, guys, no? So good night everyone, guys, and thank you so much. Thank you guys, and bye-bye.